Franco! Tawag ni Cindy sa binata na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Inaantok pa itong nagmulat ng mga mata. Bakit Cindy? Is there something wrong? Nag-aalalang tanong nito at this time ay umupo na ito sa kama habang nakatingin sa kanya. Umiling lamang siya rito at kasunod nun ay huminga ito ng malalim. Wala mahal. Aniya rito. What is it? Are you craving for something? Ano ba ang gusto mo? Gagawan ba kita ulit ng mango shake na may chocolate? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya, kaya lihim siyang napangiti. Lately kasi yun ang madalas na kinikrave niya, ngayon na nagdaang mga araw. Ilang araw na din siyang nagkikrave sa mga foods na hindi niya inaasahan. Nakakain siya ng ganun. Pero in the end, si Franco na ang gumagawa at nag-aasikaso ng mga pagkain na mga gusto niya. Kahit ayaw niya naman sanang mag-abala pa ito, dahil busy din ito sa trabaho. Now, tell me, anong gusto mong kainin at gagawan kita? Aniya rito. Balot. Balot? Tila nawala ang antok na naramdaman ni Franco nang sabihin ko yun kung anong gusto kong kainin. Are you sure? Paninigurado niya at tumango na lamang ako sa kanya. At bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka kung bakit yun pa ang gusto kong kainin. Sinapo niya ang kanyang buhok at tumingin muli siya sa akin. Okay, hahanapan kita ng balot. Bakas sa mukha nito ang pagkalito kung saan siya hahanap ng balot sa ganitong oras. I won't be long, okay? Just stay here. I'll be right back. He said and gently kissed my forehead. That made me feel more in love. Tumayo na si Franco at nagpalit siya ng kanyang damit. At pagkatapos ay sinundan ko siya ng tingin hanggang makalabas siya sa aming silid. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa kay Franco dahil inabala ko siya sa kanyang mahimbing na tulog, lalo na't pagod ito sa maghapong trabaho. Bahagya akong napatingin sa wall clock at doon ko nakita na alas dos pa lang pala ng umaga. Hindi niya alam kung makakahanap ito ng balot sa ganung oras. Paikot-ikot na siyang naglalakad sa sala habang nakatingin sa relo. Dahil 5 minuto na lang ay mag-aalas 4 na ng umaga. Sa bawat segundong lumilipas, doon nabubuhay ang kaba at pag-aalala ni Cindy sa binata. Dahil hindi pa ito bumabalik simula nang umalis ito para humanap ng balot para lamang sa pinaglilihi niya. Ilang beses na rin siyang pasulyap-sulyap ng tingin sa kanyang cellphone at nagbabaka sakali na makatanggap siya ng tawag at mensahe para dito. Pero bigo pa rin siya. Hindi ito sumasagot sa bawat chat at tawag niya rito. Nag-aalala siya kung anong nangyayari sa binata sa labas. Iniisip niya pa lang ang bagay na yun, pinangihinaan na siya ng loob. Nagsisisi patuloy siyang pinayagan niya itong umalis kanina. Sana hindi na niya ito ginising, para hindi na siya mag-alala ng ganito para sa binata. Nanlulumo siyang umupo sa malambot na sofa, at nagdarasal na sana ay bumalik na kaagad ang binata. Hello? Rinig ni Franco ang boses ng kanyang kaibigan na si Nestor. Matapos niya itong tawagan, mahigit 10 beses. Halata sa boses nito na naistorbo niya ito sa mahimbing na pagkakatulog. But he doesn't care. Nainis siya dahil napakatagal nitong sagutin ang tawag niya. Mahigit kumulang mag-iisang oras na siyang naglilibot gamit ang sasakyan niya sa madilim na bahagi ng daan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at hahanap ng balot para kay Cindy. Alam niyang imposibleng makahanap pa siya ng balot sa oras na ito, but he's still hoping to buy some. Lahat na atang street vendor na pinagbibilhan niya ng balot ay pinuntahan na niya. Pero nawawala na siya ng lakas ng loob na makahanap noon, dahil halos wala na siyang nakikitang mga tao at nagtitinda sa paligid. Napakatahimik na ng buong bayan ng San Miguel, at wala nang bukas ng mga tindahan. Inis siyang napasabunot sa kanyang buhok habang patingin-tingin siya sa paligid at nagbabakas sakali na makakita pa siya ng mga nagtitinda ng balot sa oras na ito. He's desperate. Kailangan niyang makahanap ng balot para lamang kay Cindy. Gagawin niya ang lahat para sa dalaga. Mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko. Iritado niyang sad sa kabilang linya. Bakit ka ba tumawag? May kailangan ka na naman sa akin, oh. Sorry, but not now, Franco. Kailangan ko pang matulog. He added. Hey, Nestor.
Kailangan mo akong tulungan makahanap ng balot vendor or anything. I just want some balot and you need to help me. Saad niya rito. Seriously, at this hour? Rinig niya ang sunod-sunod na buntong hininga nito sa kabilang linya. Pare, it's past 3:30 AM. Mukha ba akong Google Map para hanapin ang mga bagay na hindi mo nahahanap? Irritableng saad nito. Look, hindi ko alam kung anong ginawa mo para istorbohin ako sa pagtulog ng ganitong oras. Pero kung ayaw mong matulog, magpatulog ka naman. Naiinis na saad nito. Inis siyang napahampas sa manibela ng sasakyan. Kung hindi mo ako tutulungan, babawiin ko yung kondong binigay ko sa'yo. This is a warning, Nestor. Alam mong hindi ako nagbibiro sa mga sinasabi ko. Pananakot niya rito. What? Kilala kasi siya nito. Natototohanin niya ang anumang binitawan niyang salita. Okay, fine. Pagsuko nito. Rinig niya ang mabibigat nitong paghinga sa kabilang linya na para bang nagpipigil ng emosyon. May kilala akong balot vendor na malapit lang dyan sa kinaroroonan mo. I will send you the address. And he hung up the phone. Seconds passed, a text message from Nestor has just arrived and hurriedly checked it. A playful smile built on his lips and drive the car as fast as he could. Abot langit na ang ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa plastic na 10 piraso na balot na binili niya kanina. Mabuti naman at hindi siya binigo ng kaibigan niyang si Nestor. Dali-dali niyang pinark ang kanyang sasakyan sa garahe. At lumabas na siya ng sasakyan, bit-bit ang plastic ng balot na binili niya. Cindy, I'm home. Dala ko na ang balot na gusto mong kainin. Ang masayang pagbati niya rito ay biglang naputol. Dahil may pares ng tsinelas ang bumato papunta sa kinatatayuan niya. Mabilis siyang nakaiwas at rinig niya ang malakas na pagtama ng tsinelas sa dingding. Sinundan niya ng tingin kung saan ang galing ang tsinelas. At doon siya kinabahan ng gusto nang makita niya si Cindy na nakatayo at napakadilim ng mukha sa galit. What's wrong, Sunshine? May ginawa ba akong masama? Puno ng pagtataka niyang tanong. Wag na wag mo akong tatawaging Sunshine. Nangigigil nitong saad at mabilis nitong binato ang tsinela sa kanya. Pero gaya ng una, mabilis niya namang naiwasan iyon. Doon niya nakita ang galit sa mga mata ni Cindy. At ito ang kauna-unahang beses na nakita niya itong nakakatakot at galit na galit. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung bakit ito galit sa kanya. Wala naman siyang natatandaan na may ginawa siyang masama sa dalaga bago siya umalis kanina. Sobrang bigat ng paghinga ni Cindy habang nakatitig sa kanya. At lalo pa itong nainis sa kanya ng tuluyan dahil nakakaiwas siya sa bawat paghagis nito ng tsinela sa kanya. Bakit magalit na galit ka? Wala naman akong natatandaan na may ginawa kong pagkakamali sa'yo, Cindy. Malumanay na saad ni Franco. Ayaw niyang mag-away o magkaroon man sila ng tampuhan ni Cindy, lalo at buntis ito. Bigla namang naging maamo ang mukha ng dalaga. Ikaw kasi. Napipiyok na sambit nito. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Magdadalawang oras na akong naghihintay sa'yo. Parang batang nagsusumbong ito sa harapan niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil hindi kita makontak at hindi ka rin sumasagot sa mga text o tawag ko sa'yo. Garalgal na sambit nito at kita niya ang pumumuo ng luha sa maamo at maganda nitong mukha. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo na baka napapano ka na kung may nangyaring masama sa'yo habang naghahanap ka ng balot para sa akin. Hindi mo rin ako masisisi kung bakit ako nagagalit sa'yo, Franco. Dahil ayaw kong mapahama ka ng dahilan sa akin. Sunod-sunod na itong napahagulhol ng pag-iyak sa kanyang harapan. Parang kinurot at dinurog naman ang puso ni Franco habang nakatingin kay Cindy. Makita niya lamang ang dalaga na umiiyak ay mabilis siyang panghinaan dahil ayaw niya itong saktan at siyang maging dahilan kung bakit ito umiiyak. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili na unti-unting humahakbang ang kanyang mga paa papunta sa kinaroroonan ng dalaga para ito ay bigyan ng mahigpit na yakap. I'm sorry, Cindy, for making you worried. Pasensya na, hindi ko nauulitin. Rinig niya ang pagsingot nito at dahan-dahan itong umangat ng paningin kaya nagtama ang kanilang tingin. Ikaw kasi, pinag-alala mo ko palagi. Nakangusong tura nito.
at hindi niya maiwasan na mapangiti dahil ang cute at ganda nitong pagmasdan. Nawala lahat ng pagod at antok na nararamdaman ni Franco sa tuwing nasisilayan niya ang napakagandang mukha ng dalaga. Pinunasan niya ang tumutulong luha sa kanyang pisngi. "Can you forgive me, Sunshine?" he asked, and a sweet smile built on her lips and nod. "Huwag ka nang iiyak dahil dinalhan kita ng balot na gusto mo." Pinakita niya ang plastic ng balot na binili niya kanina. Otomatiko namang nagningning ang mga mata ng dalaga sa saya na nararamdaman nito na kulang na lang ay tumalon sa labis na kasiyahan. "Wow, thanks Franco!" Nagulat na lamang siya dahil bigla siyang binigyan ng mahigpit na yakap at halik ng dalaga. Parang hinaplos ang kanyang puso sa saya dahil nakita niya na naman itong umiti. Ganun na lang kabilis ang mga araw at mga linggo at ngayon, 6 na buwan na siyang buntis. Medyo nahihirapan na rin siyang kumilos at maglakad dahil malaki na ang tiyan niya. Mabuti na lang at nariyan si Franco at ibang mga katulong sa mansyon at ginagabayan siya sa kanyang pagbubuntis. Marami na rin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ngayon, mas lumobo pa siya lalo at hindi na kumasya sa kanya ang kanyang mga damit at tanging duster at maluluwag na damit na ang kanyang isinusuot. At pakiramdam niya, umitim siya at ang pangit niya na. Ganon siguro pagbuntis, di ba? Sa ngayon sa stage ng kanyang pagbubuntis, ramdam niya na rin na gumagalaw at pumipintig ang kanyang bibi sa kanyang tiyan. Kaya't mas lalo pa siyang na-excite na makita itong lumabas. Kung ganoon siya kasaya at ka-excited sa paglabas ng kanyang anak, mas triple pa ang nararamdaman ni Franco dahil excited na ito sa paglabas ng kanilang anak. Nung 3 buwan pa lamang siyang buntis noon, nagpagawa si Franco ng maliit na kwarto ng magiging anak nila. Hindi niya masimulan-simula ng pagpintura sa kwarto ng magiging kwarto nito dahil hindi pa nila alam ang gender ng kanilang anak, kung babae ba o lalaki. Sa tuwing umuwi si Franco galing Maynila, iba't ibang mga pasalubong ang binibili nito at lahat ay puro pambata, gaya ng mga damit ng mga bata, sapin, unan, kumot, gatas, crib, at iba't ibang mga laruan at kung ano-ano pa. Mas naging doble ang pag-aasikaso at pag-aalaga nito sa kanya. Kahit na paminsan-minsan, ayaw niya sanang inaasikaso siya ni Franco. Dahil alam niyang marami pa itong inaasikaso sa kumpanya at sa iba't ibang trabaho. Sinasabi niya na lang na kaya niya ang lahat at nandiyan naman si Manang Irene at Marga para asikasuhin at alagaan siya. Kahit ilang beses niya itong pinagsasabihan, pero matigas pa rin ang ulo nito. In the end, si Franco pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Pinaramdam sa kanya ng binata kung gaano sila kaimportante ng kanilang anak sa buhay nito. At hindi siya nagsisisi na tinanggap at minahal niya ito. Maaga siyang nagising kinaumagahan dahil pupunta sila ni Franco sa OB-GYN para magpa-check up at para malaman na rin ang gender ng magiging anak nila. Kahit alauna pa ng hapon ang check-up niya sa nasabing doktor, ay kailangan niyang mag-ayos. Labis ang saya at excitement ng kanyang puso dahil finally, malalaman na nila ang gender nito. "Good morning, Manang. Tutulungan ko na po kayo sa pagluluto." Bati niya kay Manang Irene na abala sa pagluluto ng almusal. Tangka sana siyang tutulong sa pagluluto, pero mabilis naman siyang pinigilan ng matanda. "Huwag na po, senyorita. Buntis pa naman kayo. At isa pa, baka makita ka ni senyorito na nagluluto at baka kami pa ang pagalitan." Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Napanguso na lamang siya sa sinabi ng matanda dahil hindi niya magawang tumulong sa mga gawaing bahay dahil pinipigilan siya ng mga ito na kaya siya mapapagalitan daw sila ni Franco. "Sige na po, senyorita. Sa susunod na lang kapag wala na si senyorito." Saad nito at doon siya napangiti ng kay Tamis. "Siya, punta ka na sa dining dahil ihahanda ko na ang inyong almusal. Hindi maganda sa mga buntis ang marami masyadong ginagawa dahil malapit ka ng manganak. Dapat doble ingat ka sa bawat kilos at galaw mo." Payo nito at tumango na lamang siya. Wala siyang nagawa kundi ang maglakad papunta sa dining area para hintayin si Franco. Maya-maya pa, nilapag na ng mga katulong ang kanilang magiging almusal. Bacon, gulay, fresh milk,
at iba't ibang sariwang mga prutas ang ina nila manggaling sa hasyenda. Good morning, Cindy. Bati sa kanya ng binata at hinalikan siya nito sa pisngi at pagkatapos ay umupo ito sa bakanting upuan na kaharap niya lamang. Doon niya nakita na bagong paligo ang binata. Suot nito ang isang itim na v-neck na damit at tineruhan niya ito ng maong na pantalon. Good morning din, Franco. Matamis na bati niya rito at nagsimula na silang kumain ng almusal ng binata. How's your sleep? Ang aga mo atang nagising dahil nauna ka pa sa akin. It's fine at isa pa, excited kasi ako dahil malalaman na natin ang katauhan ng magiging baby natin. Rinig ni Franco na tumunog ang kanyang cellphone. Nilapag niya ang hawak-hawak na kubyerto sa lamesa at pagkatapos noon hinawakan niya ang kanyang cellphone. Doon niya nakitang tumatawag sa kanya si Nestor, ang kanyang kaibigan. Hindi kasi ugali ng kanyang kaibigan na tumawag ng basta-basta lang. Tatawag lang ito kapag importante at confidential ang kanyang ibabalita o sasabihin. Tumayo siya at pagkatapos ay pumunta siya sa tabi na malayo sa dalaga. Ayaw niya kasing iparinig dito kung ano man ang pag-uusapan nila ni Nestor. What is it? Matigas niyang tinig at pasulyap-sulyap siya sa dalaga na kumakain na baka mag-isip ito ng kung ano. I found him, Franco. Who? Kumunot ang noo sa sinabi nito. Si Simon Alegria. Nakita ko na ang ama ni Cindy. Balita sa kanya ng kaibigan, kaya napatingin siya sa gawin ng dalaga, natahimik na kumakain sa hapagkainan. You need to come here para makapag-usap tayo ng maayos. I will send you the address. Sambit nito. Okay, I'll be right there. He gritted his teeth, and the last time he heard was the end tone. Ramdam ni Franco ang galit na namuo sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim habang kinakalma ang kanyang sarili. Hindi dapat malaman ng dalaga na nakita at natagpuan niya na ang ama nito. Hindi niya palalampasin ang araw na ito at sisiguraduhin niyang magbabayad ang ama ni Cindy. I will never forgive you. Galit na saad ng binata sa kanyang sarili. Sa paanong paraan ba maghihiganti si Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.